na ng parami yung mga sulat na natatanggap mo. Oh, ano mo? Kailan ko naman mababasa ang mga to eh. At hindi lang yun, pinadalhan ka ng holiday gift ng isang fan. Mamahalin yan ah. Oo, kaya nga eh. Ito na ang pinakamaganda regalo na pwede mong matanggap. Yes, hello? Oh, sir. Hindi ko pa nakakausap yung anak ko. Sige. Pag uwi ko, tatanungin ko siya at babalitaan ko kayo. Okay. Aray ko po. Naku, ang big boy. Lola! Apo, naku, napaka-cute ang apo. Nag-enjoy ka ba? Apo! Ang tita mo? Ayaw niya pong lumabas sa kwarto. Hmm? Anong nangyayari sa'yo? Huh? Ano ba kasi ang nangyari kahapon at nagkakaganyan ka ngayon? Sabihin mo! Ay, Amy, ano oh, ba? Ano ba? Tigyan niyo nga ako, ma! Total, wala naman kayong pakialam sa akin eh. Ano ba pinagsasasabi mo? Gaya ng lagi niyong sinasabi, isa lang akong immature na tao. May mga pangarap na hindi matutupad. Ayaw niya akong suportahan sa anumang bagay. Simulat sa buwan, gano'n na talaga kayo. Mas paborito niyo si Casey. Siya lang ang mahalaga para sa inyo. Ako walang ibang nag-aasikaso sa akin, kundi sarili ko rin lang. Yan ang ikinagagalit mo ngayon. Oo, ganun nga. Matagal ko na kinikim-kim yun. Nagpakasal ako. Dahil pakiramdam ko, hindi ka naman masaya na nandito ako, kaya nag-asawa na lang ako. So ano? Yung naging divorce mo, sa akin yung dapat isisi? Oo, medyo may kasalanan ka rin doon. Inaamin ko madalas palpak ako, pero kahit ganun gusto ko pa rin na maging proud ka sa mga naging desisyon ko. Wala akong ibang gusto, kundi alagaan mo rin ako. At ang asama ko gaya ng ginagawa mo pag-aalaga kay Carlo. Hindi naman kita pinabayaan ha! Oo, pero totoo hindi mo ako pinaniwalaan kahit kailan. Anong reaksyon mo nung sinabi kong gusto ko magtayo ng fried chicken joint? Sabi mo hindi ko yun kakayanin. Yung puhunan ang inaalala ko, napakalaking halaga nun, Amy. Tinda mo na, wala kang nikatiting na tiwala sa akin. Ganun lang talaga yun, ma. Ay. Paano ako makaka-achieve ng kahit anong bagay kung yung sarili kong ina hindi naniniwala? Tapos ano na ako ngayon? Matanda na ako para makapag-asawa ng matunong tao. Hindi ba ako naging mabuting ina sa kanya? Mabuti kang ina, ma. Para sa akin, ang mga anak ko ang buhay ko. Kaya nga noon, ilang beses kong sinabi kay Amy na pag-isipan ang pagpapakasal, pero huwag daw ako makialam. Pagkatapos ako pa ngayon ay sisisihin niya? Siguradong nasabi niya lang yun dahil masama ang loob niya ngayon. Paano naman ako? Masama rin ang loob ko, no? Nung ma-divorce siya, wala siyang kahit na anong narinig sa akin dahil ayokong masaktan ang damdamin niya. Hindi niya lang alam kung anong nararamdaman ko noon. Huwag niyo na yung isipin, ma. Hindi ako makapaniwala. Ang tanda na hindi pa rin nagmamature. Ayoko! Uminom lang ako kapag masaya ako! Hindi ka na. Sige na, uminom tayo. Hindi ka pa naghahapunin, di ba? Hindi pa ako kumakain buong araw. Pagpakainin kita ng masarap. Sige, sasama lang ako dahil namimilit ka, okay? Maraming salamat!